Kumusta po kayong lahat? Welcome po sa ating programa na Good Vibes News PH. Kung ngayon lang po pala tayo nakita, ako pala si Joseph at samahan niyo po akong pag-usapan ang mga latest na nangyari dito sa ating bansa. Simulan na po natin! Kung ngayon ka lang napadaan sa aking channel, iniimbitahan kitang mag-subscribe, i-hit ang notification bell, mag-like, mag-comment, at syempre, i-share mo na rin para bongga na! Let's go! At sa ulo ng ating mga balita, Senator Manny Pacquiao magbibigay ng 13 TV channel na gagamitin ng DepEd sa pagbabalik eskwela ngayong taon. Napakagandang balita po niyan at si Senator Manny Pacquiao ay magbibigay ng 13 TV channel na gagamitin ng DepEd para po mapakinabangan ng ating mga mag-aaral ngayong darating na pasukan. So maraming salamat po Senator Manny Pacquiao. Ikaw po ang aming tunay na idol ng bayan. Actually, si Senator Manny Pacquiao, no? Isa sa mga pangarap yan, ang makikita ko ng personal ng ating pambansang kamao. So, mabuhay pa kayo, Senator Manny Pacquiao. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At sa susunod ng mga balita natin, ang sinabi po ni Senator Bongo ay magbayanihan tayo, suportahan natin ang kabuhayan ng ating mga kababayan at magmalasakit tayo sa mga pinaka nangangailangan. Ito ang tatlong mga bagay na dapat nating laging tatandaan. Wow, ang ganda po ng message ng ating Senator Bongo. Alam naman po natin na siya po ang kanang kamay ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, tamang-tama po yan sa pagpirma ng ating Pangulo, Bayanihan Law 2. Breaking news po tayo. So, according po sa Department of Interior and Local Government, or DILG, 89 barangay chiefs suspended over cash aid program anomaly. So 89 po daw yan, no? So abangan po natin, yan po ay nakahain na sa ombudsman. Kanina pong tanghali, nagbigay po ng press briefing si Secretary Roque at binasa niya po ang nilalaman ng Bayanihan to Recover as One Act. So ito po ay isa sa mga nabanggit kanina. So, magbibigay po ng 4 billion pesos sa kagawaran ng edukasyon o DepEd to assist the DepEd in the implementation of digital education, IT, and digital infrastructures and alternative learning modalities including printing and delivery of self-learning modules of the Department of Education. So malaking bagay po ang halagang yan upang mapaganda po at lubos na mapagandaan ng DepEd ang darating na pasukan ngayong panahon ng pandemya. So maraming salamat po. Ang susunod po nating balita ay sa DepEd pa rin po. So magbibigay din po ng 300 million pesos para po sa subsidies and allowance of displaced teaching and non-teaching personnel including part-time faculty in private and public elementary, secondary, and tertiary education institutions including part-time faculty in state university and colleges. So good news po yan para po sa Department of Education at para po sa mga teacher mula elementary, secondary, at tertiary. So balitang basketball po tayo. So kanina po ay naglaro ang Denver Nuggets at LA Clippers. So nanalo po ang Denver Nuggets. So tabla na po 3-3 ang Denver Nuggets po at LA Clippers. So pinahantay na lang po ng Lakers kung sino pong magwawagi sa dalawang nasabing team. At abangan po natin ang next game kung kailan po sila maglalaro at kung sino po ang mananalo. Best player po kanina ay si Nikola Jokic na umiscore ng 34 points, 14 rebounds, 7 assists at 4 3 points made. Ah, ang galing po niya, no? So 7-footer po 'yan, pero ang galing po niyan. May strong po sa labas 'yan, may tira sa labas. So 'yan na po ang modern big ngayon po sa NBA. So dati puro low post lang po ang mga sentro, pero ngayon po ay mga shooter na rin po at na-stretch na po nila ang floor. So balitang online class po tayo. Ang sabi po sa GMA News, according po sa mga magulang, online classes, parang mga magulang na rin daw ang naka-enroll.
So nauobliga po ang mga magulang na gabayan at tutukan po ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Yan. Yung mga karamihan po ang private school po ay nag-uumpisa na. So karamihan po ng Olincas ngayon ay mga private schools. Marami na pong private schools ang nag-uumpisang magklase. Kahit po ang mga public schools ay hindi pa po nag-i-start. So good luck po sa mga magulang. So may nakita po ako larawan sa Facebook. Ayan o, may doktor lang naman po yung teacher na yan o. So yung nanay, ayun, nakadilat yung mata. Habang yung anak niya ay umiiyak at hirap-hirap magbasa. Nakaka-relate kami dyan noon. Ganyan din kami. Ito naman po isang picture. So online classes behind the camera, ayun. Si nanay may hawak na pamalo at kapag ang anak niya ay hindi nag-aaral at hindi gumagawa ng activities na pinapagawa ng teacher niya online, upak yan. Okay, may nakita po ako kanina na infographics. Ang sabi po, ang nagsabi po nito ay si Teddy Corpus. So sabi niya, "Dear online schools, hinay-hinay lang po sana sa mga pagbibigay ng mga assignments, especially sa elementary level. Give time sa mga bata para masanay na mag-type sa keyboard, open and save files, search sa internet, etc. Kaming mga parents nga nalilito, ano pa kaya yung mga anak namin?" Very good po. So, totoo po yan. So, both public and private schools po, aminado naman po tayo ng mga bata ay hindi talaga ganun ka-prepare pagdating po sa mga IT computer activities po. So marami pong pag-aaralan na dapat masanay, no? Sa pagtuturo at magamay ng mga bata, yung basic function po, paano po gumamit ng computer, paano po mag-save, paano po mag-copy, paano po mag-encode, paano po mag-submit. Okay, so it takes time po talaga. So dapat po ngayong panahon po ng pandemya, isa po yan sa magandang eye-opener po ngayong panahon ng pandemya, na dapat po ang education ay naka-inclined na sa technology. Okay, so dapat po ay hindi na po talaga tayo masyadong umaasa sa face-to-face. Dapat po ay nakapasok na sa curriculum ng DepEd ang paggamit po ng iba't ibang computer or IT platforms sa education. So dati po, ito yung binabasa namin. Yung kulay dilaw na aklat. So aklat, abakada, pangunahing hakbang ng pagbasa. O yan lang po ang aming binabasa dati. Kapag hindi po kami nakakabasa, abay upak ka sa nanay mo. Sabihan ka pa ng magulang mo na may plastic daw ang mata mo kaya hindi mo mabasa. Kaya kami nun, bago mag-grade 1, marunong na kaming magbasa. Kapag summer, nakatutok yan, tinuturuan kaming magbasa. Walang laro-laro. Okay? Kailangan makabasa ka. Kapag hindi ka nakabasa, hindi ka makakapaglaro. Okay, ngayon panahon po ng pandemya. Okay, dati po daw, pagkagising mo, gising, mag-toothbrush ka, may gihilamos, magbe-breakfast, maliligo, magbibihis. Yan. Okay, yun yung ano, basic step eh. Ngayon, iba na. Dahil work from home na, pagkagising mo, join meeting agad. It's either mag-join ka ng meeting sa Google Meet, sa Microsoft Teams, o kaya naman sa Zoom. Okay, sige po. Totong-totong pong nangyayari ngayon yan. Usapang stress po tayo. So, ang cucumber daw, help reduce stress levels. So, kung ikaw ay teacher, ganyan kadami po daw ang kailangan mong cucumber para matanggal ang stress mo. Exaggerated naman po yun, pero may katotohanan. Next po natin, nakita ko po ulit sa Facebook. Ang nakalagay po dito ay teacher's effort. O grabe po, nakakahuli po silang pating. Grabing effort yan. Then, pagdating po sa teacher's salary, ay napaka-parang maliit. Parang ano to? Ano isda yan? Sobrang liit. Parang pandakan pigmeya yan. Ay no, pampa good vibes news po. Oh, okay, tulog na tulog yung unggoy. So, ganito matulog ang mga ML players. Relax na relax. And then, ito po yung isa pang picture. Ito po yung mga panahong wala kang pakialam kung kaninong bayabas ito. Ayan, kaway-kaway dyan kung sino nakaranas manguha ng mga prutas sa mga puno ng may puno, no?
It's either bayabas, duhat, santol, makopa, mangga. Okay, kukunin mo yung chinelas mo, babatuhin mo. Pag may nahulog, sabay takbo. Yan po yung alaala ng kabataan, no? So, mga batang 80s po yan at 90s, no? Kawaan niya. Pagdating ng 2000, wala na masyado at panay computer na ang hawak. Okay, oras po natin ay 10:56 p.m. Ngayon po ay Monday, September 14, 2020, week 38 of year 2020. So oras po sa London ay 15:56 p.m. Sa Paris, France ay 16:56 p.m. Moscow, Russia ay 17:56 p.m. Sa Beijing, China ay 22:56 p.m. At sa Tokyo, Japan ay 23:56 p.m. So next po natin pag-uusapan ang Philippine Peso Exchange Rates Table. So kahapon po ay napag-usapan po natin yung iba't ibang presyo po or palitan po ng piso sa mga sikat or top 10 currency sa buong mundo. Okay, so una po natin ang US dollar. So ang isang US dollar ay nagkakahalaga po ng 48 pesos point 48 centavos. Ang euro naman po ay 57.58 pesos. British pound, ang halaga po niya ng isang British pound ay 62 pesos and 51 centavos. Indian rupee ay 0.66 pesos. Ang Australian dollar, ang isang Australian dollar ay nagkakahalaga po ng 35 pesos and 29 centavos. Canadian dollar naman ay 36 pesos and 79 centavos. Singaporean dollar, 35 pesos and 54 centavos. Swiss franc, 53 pesos and 47 centavos. Malaysian ringgit, 11 pesos and 69 centavos. And then Japanese yen ay 0.45 pesos. Okay, usapang stock market po tayo. So ito po ang iba't ibang ito po yung kasama sa aking portfolio. Okay? At nasa watch list din po. So ito po yung iba't ibang stock, okay, sa Philippine Stock Exchange. At ito po yung kaninang last price. Nag-end po ang trading ng Monday kanina. Mga bandang alauna or alas dos, natapos na po yung trading. Sarado na po. So ito po, no? So ang Ali Ayala Land Incorporated ay 31 pesos and 30 centavos. So tumaas po ang presyo ng Ali. Okay, yung AP po or Aboitiz Power ay 27 pesos. Tumaas din po. Pag kulay green po, ibig sabihin po tumaas po ang presyo. Irit, 25 pesos and 65 centavos. Kulay pula, so bumaba. Ang BDO, 89 pesos and 50 centavos. Bumaba din po. Ang Dito, ang bagong telco dito sa Pilipinas, 3 pesos and 63 centavos. So tumaas po. DMC, 4 pesos and 16 centavos. Tumaas. Ang Globe, 2,126 pesos per share. Tumaas po siya. GMA7, 5 pesos and 10 centavos. Bumaba po. JFC or Jollibee Foods Corporation, bumaba, 135 pesos. Meralco, 273 pesos ay tumaas. Nickel Asia, 3 pesos and 11 centavos. Tumaas po. Ang Pure Gold, bumaba, 48 pesos and 55 centavos. Ang Semirara, tumaas po, 9 pesos and 95 centavos. SMPH, tumaas po, ng 28 pesos and 85 centavos. Ang SPC ay bumaba po, 9 pesos and 15 centavos. Ang PLDT po, or TEL, bumaba po, 1,455 pesos. UPP, bumaba rin po. Ay, tumaas po, sorry. Tumaas po ang UBP, 54 pesos and 05 centavos. And then, URC, Urbina Corporation, bumaba po, 142 pesos. Ito po yung iba't ibang stock na makikita po natin sa stock market. Maganda po ang dividend nung ibinibigay ng mga company na ito. At ito po ay kasama sa aking portfolio at dito po sa ating watchlist. So maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong gabi.
Ito po ang episode 6, okay, ng ating programang Good Vibes News PH. So, kita-kita ulit tayo bukas para sa episode 7 ng ating programa. So, maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli. Paalam!